Sobrang turn off po yan kapag ikinukumpare ninyo yung inyong lover doon sa inyong ex. Lalo na kapag kayo ay may ginagawang pagsasanib puwersa. Baka kasi sa kakukumpare ninyo ay maisigaw nyo pa yung pangalan ng mga ex ninyo doon sa present one. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another concern video po. Galing ito kay Miss Kim Kuyagbo. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, pa-share naman sa next video mo. Things you do and don'ts during with your partner. Okay, kapag nasa loob tayo ng ating kwarto, kasama ang ating mga minamahal, isa lang yung purpose natin talaga. Hindi pasiyahin ang isa't isa at ma-turn on sila. Pero hindi po lahat ay may malinaw na pangunawa pagdating sa na kailangan ninyong isatisfy ang bawat isa. Minsan, merong isang selfish dyan na basta lang makatapos siya, wala siyang pakialam kung yung partner niya ba ay nakatapos sa kanya. Alam niyo po, marami pong mga kababaihan na hindi naman nagsasabi talaga kung sila ba ay nasatisfy o nakatapos doon sa mga partner nila. Kahit natanungin niyo sila, bibihira po ang babae na nagsasabi na no, hindi ako nakatapos. Okay, let's talk about ano ba yung mga bagay na nagagawa nating mali kapag tayo ay nagkakaroon ng pagsasanib puwersa dun sa mga kapartner natin. Number one dyan, yung hindi nyo paghalik sa kanila. Baniwala po kayo sa hindi. Marami pong couple na kapag nando na sila sa ginagawa nila, nakakalimutan po nilang halikan yung kanilang mga partner sa kadahilan ng nakakasira daw ito ng momentum. Dahil na rin sa kagustuhan nilang matapos agad. Highly recommended po na mag-effort kayo na abutin ang kanilang mga labi para halikan sila. During the act, it will only add to the experience. Number two, yung makakagat mo yung partner mo, tapos andoon na siya, malapit na siya. Marami pong tao na nage-enjoy doon sa agresibong mga partner, pero kapag nandoon na po sila at malapit na at bigla niyong nakagat, kung ano man yung parte ng katawan niya, makakaramdam siya dito ng pain and discomfort. Ilan kung bakit malilesen yung further action. Number three, ignoring everything. Okay, ang parte ng katawan natin, no doubt, talagang ano yan, masarap. Pero minsan, sa kagustuhang matapos, nakafocus lang tayo doon sa pag-indayog natin sa mga partner natin. Nakakalimutan na natin mag-pay attention doon sa iba pang parte. Like yung mga tuhod, likuran, chan, and even yung wrist, yung ganito, malakas po ang kiliti ng mga babae dyan. Kaya once na binigyan nyo po ng attention yan, paniguradong magdadagdag po ng excitement sa aming mga babae yan. Number four, mali po na inilalagay ninyo ang bigat nyo doon sa mga partner ninyo. Kapag kayo po ay nasa ibabaw, make sure po and be careful na yung bigat ninyo ay huwag ninyong ilagay doon sa mga kapartner ninyo. Kasi posible pong ma-choke sila, mahirapan silang huminga. Dahil po dito, pwedeng ma-distract at mamatay yung moment. Number five, yung natatapos tapos ka kaagad or ang tagal-tagal mong matapos. Lalo na po ito sa mga kalalakihan, kailangan nyo po na meron kayong good control sa inyong mga muscles to ensure na makatapos kayo ng tama in appropriate time. Pag maaga po kayong natapos, pwedeng maging unsatisfied yung mga partner ninyo. At kapag sobrang late naman po kayo, yung pakiramdam ng partner ninyo niyan ay para na lang siyang nag-gym kasi pagod na siya at posibleng kayo na lang po ang nage-enjoy. Para maiwasan po ito, mag-spend po kayo ng maraming time sa FP. Makakatulong po para sa inyong dalawa ito para mas ma-enjoy po ninyo yung araw na yun. Panigurado po, once na yung partner ninyo ay nakatapos, i-return po nila sa inyo yung favor. Number 6, wala po kayong warning. Anong ibig kong sabihin? Natapos na po pala kayo, hindi nyo pa sinasabi. Wala man lang kayong warning na nandun na kayo sa rurok. Kailangan po ninyong sabihin sa mga partner ninyo na I'm going to let go. Deserve po nilang malaman yun. Number 7,
nakatahimik ka lang. So, ikaw, di ba gusto mong malaman kung yung partner mo ay nagkaroon ng good time sa'yo? So, ibalik mo yung respect na yon sa kanya. At magsalita ka kung ano na yung nararamdaman mo. Konting pag-ungol, makakatulong po yan. Or sabihin mo na feel so good, magbibigay po ng encouragement yan para mas ma-educate ninyo ang isa't isa. Another thing, nagkukunwari ka, na-finish ka. Tulad po ng sinabi ko kanina, maraming kababaihan po ang nagigilty dito. Yung pagpe-pretend or yung pagpe-fake na kayo ay okay. Nananatiling mystery po yan sa nakakarami. Pero hindi po ibig sabihin noon o ikarapatan nyo ng pikein ito. Paalam nyo po sa partner ninyo kasi paniguradong gagawa sila ng paraan para kayo din po ay totoong maging happy. Another thing, comparing a lover with an ex. Sobrang turn off po yan kapag ikinukumpare ninyo yung inyong lover doon sa inyong ex. Lalo na kapag kayo ay may ginagawang pagsasanib puwersa. Kahit na gaano ito kaganda, gaano ito kapangit, wag na wag nyo pong ikukumpare yung inyong partner doon sa inyong ex. Kasi hindi po talaga makakatulong yan doon sa inyong dalawa. Pati po kayo magsasuffer dahil hindi maganda yung pakiramdam nung kapartner nyo kaya mawawalan siya ng gana. So very important po na nakafocus lang talaga kayo doon sa partner ninyo. Kasi sa kakukumpare ninyo ay maisigaw nyo pa yung pangalan nung mga ex ninyo doon sa present one. Okay, so now let's talk about naman yung mga bagay na dapat natin gawin or nagagawa natin na tama. But before that, I have to cut this video dahil medyo mahaba na po. So please follow me on part 2. And if you like this video po, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po sa mga kaibigan na matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on part 2. Bye!